So mga tol, bakbakan na nga po mamaya sa General Santos City. Sa main event, mapapalaban nga po itong prospect natin na si KJ Kataraha sa kapwa Pinoy na si Edward Heno. Paglalabanan po nila dyan ang bakanteng Oriental and Pacific Boxing Federation Super Flyweight at 12 rounders po ang laban. Pagdating naman sa coming event, magbabalik naman ang kampiyon natin sa IBO World Flyweight na si Dave Apolinario. 10 rounder naman ito mga tol sa timbang ng flyweight. Sa weigh-in nga po na naganap kahapon sa pagitan ng main event, kapwa pasok po ang dalawang manlalaban sa timbang ng super flyweight. Tumimbang nga po si KJ Kataraha ng 113 pounds habang tumimbang naman itong si Edward Heno ng 115 pounds. Sa co-main event naman mga tol, kapwa pasok din ang dalawang manlalaban sa timbang ng flyweight division. Tumimbang nga po si Dave Apolinario ng 112 pounds habang tumimbang naman itong dayong si Frankie Rohi ng 110 pounds. Dahil dyan, tuloy na tuloy na nga po ang bakbakan mamaya. Ayon nga po sa Omega Boxing Gym page, ito na daw ang time para kay KJ Kataraha na mag-shine. May dahilan o mano kung bakit mataas ang tingin sa kanya ng mga boxing fans at mga nakakakilala sa kanya. Maging ang monster ng Japan na si Naoya Inoue, isa daw si KJ Kataraha ang pinipili na itong main partner sa sparring. Pero ngayon nga lang po hindi kinuha si KJ Kataraha ni Inoue bilang sparring partner. Paghahanda na Inoue kontra sa super bantamweight champion na si Stephen Fulton. Siguro dahil iba ang estilo nitong si Fulton, kaya mas pipiliin ni Inoue ang mga ka-sparring na may kahalin tulad sa estilo ni Fulton. Sa kabilang banda naman mga tol, bukas naman po ang bakbakan na magaganap sa Alumidom San Antonio sa pagitan ng World Championship sa WBC Super Featherweight dito kay Ray Vargas versus Usaki Poster. Sa kakatapos nga lang po ng weigh-in nila mga tol, kapwa pasok ang dalawang boksingero sa weight limit ng Super Featherweight. Tumimbang nga po si Usaki Poster ng 129.5 pounds habang tumimbang din itong si Ray Vargas ng 129.5 pounds. Dahil kapwa pasok ang dalawa mga tol, tuloy na rin ang laban nila bukas. Susubukan nga pong maging 3 Division World Champion na Ray Vargas at mapasama sa mga Mexican champion na naging 3 Division World Champion pataas. Pagkatapos ng laban, malalaman na natin mga tol kung tuluyan na bang ibabakante ni Ray Vargas ang titulo niya sa WBC Featherweight at manatili na lang sa Super Featherweight, o kaya naman babalik pa ito sa Featherweight para depensahan ang titulo niya. Samantala, pasok nga din po sa weight limit ng middleweight ang kababayan natin na si Yumar Martial na mapapalaban sa undercard ng laban ng Ray Vargas versus Usaki Poster. Tumimbang nga po si Yumar Martial ng 161.4 pounds habang tumimbang naman itong makakalaban niya na si Ricardo Robin Villalba ng 162 pounds. Dahil dyan mga tol, tuloy na rin ang laban ni Martial bukas. Huwag po natin ito palampasin at sana makuha nga po ng Pinoy ang panalo.